Hey, what's up, mga bro? So, ito na nga yung pangalawang beses nakita nating maglaro sa NBA itong si Bolbol. Naginulat talaga ang marami sa ginawa niyang performance kontra sa Washington Wizards, kung saan nagtala siya ng 16 points, 10 rebounds at 6 na supalpal. Dahil nga dyan ay agad siyang pinarandom drug test, which is palaging ginagawa ng NBA sa tuwing may isang player na bigla na lang maganda ang inilaro. Sa mga hindi nakakaalam, bago pa man mag-start yung season ay nag-suffer agad ng injury itong si Bolbol. Dahilan para hindi siya makapaglaro para sa Denver Nuggets noong nakaraang regular season. Pero kamusta naman kaya yung inilaro niya kanina kontra dito sa New Orleans? Pero bago tayo magpatuloy dyan mga bro, ay huwag kalimutang i-like itong video at mag-subscribe sa ating channel. Sabay mo na ring i-ring yung notification bell button para ma-update ka sa tuwing maglalabas tayo ng video about sa NBA. Kailangan yan mga bro, lalo na't mag-uumpisa na ulit tayong mag-update ng bawat laro sa NBA. Sa mga nag-e-expect para kay Zion na maglaro dito sa scrimmage, ay hindi nga natin siya makikitang maglaro. Dahil sa Friday pa natin siya makikita kung saan sila din ang unang team kasama itong Utah Jazz na unang maglalaban ng official game na gaganapin nga dito sa Bubble Arena. So sa first quarter, hawak talaga ng New Orleans yung kalamangan. Hindi nila inayaan na makalamang itong Denver Nuggets. Maganda ang ipinakita ng both teams, parehas maganda ang opensa. Isa na dyan ay itong si Bolbol, kung saan gumawa siya ng 6 na puntos mula sa 2 3 points niya sa unang quarter. Tapos, samahan pa yan ng 2 supalpal niya. Well, to be honest mga bro, maganda yung kumpiyansang pinapakita niya ngayon. Hindi siya takot tumira o di kaya umatake sa ilalim, which is maganda para sa kanya. Dahil habang wala pa sa kanila itong point guard nila na si Jamal Murray, nakakapagpakitang gilas na siya sa coaching staff ng Denver. Kasi mantakin mo, ang point guard nila ay itong si Nikola Jokic na isang 7-footer. Tapos rookie na si Bolbol na nasa 7'2" ang height. Nakakatakot kung isipin mga bro, pero panigurado pagdating ng regular season, hindi na ulit magiging ganyan yung lineup nila. So maganda, habang hindi pa sila kompleto, okay yung performance na pinapakita ni Bolbol. Sa kabila naman, isang Ball din ang pag-uusapan natin. Hindi si Bolbol, kundi si Lonzo Ball. Diyos ko, puro Bolbol na lang. Pero kidding aside mga bro, naglaro lamang ng 12 minutes itong si Lonzo at nakapagtala ng 3 points, 3 rebounds, 2 assists at isang steals at blanka. Sobrang limited lang yung minutes niya sa laro na yan. Siguro, nag-iingat din tong New Orleans na may ma-injury sa kanila. Dahil yung ibang teams na naglaro din dito sa scrimmage, may mga players na na-injured. So, para sa New Orleans, ayaw nilang mawalan pa ng player. Lalo na't susubok silang humabol para sa 8th spot sa West. 3 games behind lang naman sila sa team ni Ja Morant. So may chance talaga na makaabot sila kung maipanalo nila yung mga natitirang games nila sa regular season. So natapos ang first half na may 13 points na lamang itong New Orleans. Sa pagpasok naman ng second half, tuloy pa rin yung arangkada ng Pelicans dito sa Denver Nuggets. Kada score ng Denver, agad naman nilang babawiin. Kaya hindi magawang makadikit nitong Denver sa kanila. Well, hanggang sa fourth quarter, hawak talaga nila yung kalamangan. Sa uli ay merong 15 points, 3 rebounds, 2 blocks itong si Bolbol. Isang solidong laro na naman para sa kanya. Sayang, gusto ko sanang makitang maglaban sila ni Zion eh. Kaso wala nga mga bro. Pero ganun pa man, magandang laban naman ang ipinakita ng dalawang teams. Magkakaalaman na lang yan pag nag-umpisa na tong regular season. So ayun lang para sa video update natin sa laban ng Denver Nuggets at New Orleans Pelicans. Huwag kalimutang i-like ang ating video ah, para sa mga update pa na darating dito sa ating channel. Maraming salamat sa panonood nyo mga bro, at ako nga pala si The Bro TV ang nagsasabi sa inyo ng Peace bro!